Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice-presidente na maging presidente ng maaga. What? At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang President? Bilang Vice. Ah, okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na Presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulela, 14, 13. Ang layo niya talaga sa ano lahat. Ano ito, mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walkover yun kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao. Walang gulo, ako magme-mayor. End of story, ayoko na dyan, magulo. And noon nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign itong, na sa kabinete. Hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang o baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Diba, well, alam mo naman, di ba? Alam mo naman, maraming manggagatong. Mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya wala na siguro kailangan magtanong, obvious naman kung ano nangyari.